sabihin mo ko ng totoo. Ex-convict ka ba? Oo. Totoo yun. O ngayon, sino nagsisinungaling? Inamin niya! Isa siyang ex-convict! Nagnanakaw! Meron akong hindi magandang nakaraan. Pero pinagsisiyahan ko na. Alam ko, makaka-apekto to sa mga kasama ko sa monasteryo. Lalo na kay Santino. Bro, sana okay lang si Father Ringo. Nagsisisi naman siya eh. Santino, nagkakamali ang lahat ng tao. Matapos makita ang pagkakamali, mayroon siyang pagsusumikap na makita ang tamang landas. Kung sino man ang walang kasalanan, siya ang maunang pumukol ng bato sa kanya. Yang monasteryo na yan ay punong-puno ng lihim. Hindi ba sila mga sinungaling, magnanakaw, plastic? Ano ang ginagawa sa plastic? Ano? Palayasin! Tahimik ng gabi, no, Father Jose. Ano kayo mangyayari bukas? Mga kababayan, kung yan ang gusto nyo, palalayasin sila sa monasteryo! Mother, susuko na ba tayo? Kung pumunta taong bayan dito at paalisin tayo, aalis naman tayo. Hindi pwede yun. Yun na nga, hindi ko alam. Sa akin sila galit. Ba't kailangan nyo madamay? Father Ringo, huwag po kayo mag-alala. Tutulungan po kayo ni Bro. Diba, Bro? Father, ano pong nangyari? Asan po si Father Ringo? Father Jose, humihingi mo pong sahod si Father Ringo para kay Santino. Santino, anak. Patawarin mo ako, ha? Kailangan umalis ni Father Ringo. Kasi, anak, ayokong madamay ka eh. Masyado ng maraming pinagdaanan mo. Kung ano-ano ng panganib yung hinarap mo. Ayokong pati yung nakaraan ko maka-apekto sa'yo. Masyado kitang mahal, anak. Ikaw na ang bahalang ihingi ako ng tawad kina Father Jose. Ayoko silang iwan sa gitna ng gulo. Pero tingin ko kasi, ito ang pinakatamang gawin ngayon. Kapag wala na ako, wala na rin gulo. Wala nang magagamit laban sa monasteryo. Matatahimik ang buhay niyo dyan. Magpakabait ka, anak, ha? Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Father Ringo. Umalis ako dahil mahal kita. Papakabait ka lagi, ha? Huwag mong papasakitin ang ulo ni Father Jose. Ang hiling ko na lang sa'yo, anak. Sana ipagdasal mo ako kay Bro. Alam ko, malakas ka sa kanya. Mahal na mahal kita, anak. Mamimiss kita. Start mo na yung kotse, ha? Sabihin mo, buksan niyo ito. Sige. Oh, tanda mo itong araw na to, ha? Itong araw na to, mapapalayas ko na yung mga paalingan sa monasteryo. Oh, wow! Good luck, honey. Thank you. I need that. I have to go. Bye. Ay, teka, honey. Hmm.
Ano nga palang plan mo kay Kokoy? Kay Kokoy? Ano kay Kokoy? Ani naman, hindi ba sabi ko sa'yo? Tulungan mo ako na mapalayo si Kokoy kay Stella. Hindi ba sinabi ka naman sa'yo na paalisin ko na yung mga paringan sa Bagong Pag-asa? Siyempre, pag umalis sila, bit-bit nila lahat ng ampun nila, kasama yan si Kokoy at si Santino na yan. Eh, paano kung sumama si Stella kay Kokoy? Hindi ba nag-usapan tayo tungkol dyan? Pagtungkol sa anak mo, problema mo na yun. Basta ako, pabulmahin ko ang ministeryo. Pwede? O makinig ha, hindi na muna namin ipamimigay ang libreng bigas. Ang kailangan ay pumunta kayong munisipyo at magpatatak muna sa kamay bago namin ibigay ang bigas. Ano yun? Kailangan pa ba magpacheck ng attendance? Alam mo, puro kayo reklamo. Libre na nga. Ayaw nyo pang paghihirapan maski konti. Alam nyo, si Mayor may pinag-uusapan doon. Meron doon proyekto doon. May programa na kailangan mapakinggan ninyo. Sige na, magsipunta na kayo. Bilis, bilis! 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 Ewan ko sa'yo, Mami. Parang ano, alam mo ba? Parang ako nagigilty sa ginagawa natin. Tama pa ba to? Nagpapasangkapan tayo para lang kalabanin ng mga pare. Ano naman ang nakakagilty doon, Aber? Eh si Father Ringo na mismo ang umamin na totoo sinasabi ni Mayor. Eh ginagawa lang naman natin, eh pinakakalat lang natin ang katotohanan. O hindi ba? Di ba may kasabihan nga na, the truth shall set you free? Lalim ng hugot mo, Mami, ha? Mm. Nakuha mo ng bonggang-bongga, ha? Mm. Mga kababayan, narito po tayong lahat para harapin ang mga paring yan. Para pagbayarin sila sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Mga kababayan! Mayor! Kung totoong ex-convict si Father Ringo, hindi ibig sabihin ang buong monasteryo ay kailangan nating tugsain! Sali yan! Ito talagang mahal nating principal, oh. Eh, pankay ng mga pare, ano po? Pero, ma'am, naiintindihan ko po ang iyong nararamdaman. Tulad nyo, ako at kayong lahat, pare-pareho po tayong nagoyo, naloko ng mga paring yan sa napakatagal na panahon. Sa tingin nyo ba, ma'am, si Father Ringo lang ang may sabi dyan sa lugar na yan? Nagkakamali po kayo. Dahil ngayong umaga, meron akong bagong expose. Sige po! Tignan nyo! Sa nakikita nyo ang ating pinakamamahal na si Father Jose ay may dati palang asawa't anak. Hindi po nagtatapos dyan, mga kababayan. Kasama dyan ang official court records nagsasaad na patay na ang asawa't anak ni Father Jose. Gusto niyo bang malaman kung sino pumatay? Walang iba kung di ang pinakamamahal niyong si Father Jose! Umalis ni Father Ringo. Okay lang naman ako eh. Hindi naman ako masasaktan. Lagi ka namang nandito. Hindi mo naman ako papabayaan, di ba? Tsaka okay lang naman ako eh. Hindi niya naman kailangan umalis para sa akin. Alam ko, masaya siya dito sa monasteryo. Santino, minsan, may ginagawa tayo na masakit para sa ating sarili dahil sa pagmamahal natin sa iba. Bakit kailangan yun, bro?
Ang sakripisyo ay isang paraan ng pagmamahal. Minsan kailangan natin itong gawin para mailigtas ang iba. Minsan, kahit sarili mong buhay, maaari mong ibuwis para lamang sa mga taong mahal mo. Mga kababayan, gaya ng sinabi ko sa inyo, maraming misteryo yung misteryo na yan. Diyan nagtatago ang mga magnanakaw. Diyan nagtatago ang mga mamamatay tao. Gusto nyo bang iasa ang kaligtasan na ang inyong kaluluwa sa mga paring yan? Hindi! Gusto nyo ba? Hindi! Gusto nyo ba? Hindi! Tama na ang palulokong ginagawa nila sa atin. Tama na ang paluloko sa bayan. Tama na ang paluloko sa mga tao. At hindi ako papayag na lukuin kayo dahil mahal ko kayong lahat! Father Ringo, hindi niya kailangan umalis. Bro, tama ba talaga itong ginagawa ko? Hindi ko alam kung malakas ako sa'yo eh. Bigyan mo naman ako ng sign, oh. Kahit isa lang. Bro, sign na ba yun? Hindi ako sigurado eh. Kung dagdagan mo kaya. Sana bumalik na siya. Bro, yun na ba yung size na hinihingi ko? Bro, isa pa. Isa na lang. Bro, hindi ko alam kung tama yung ginawa kong pag-alis, bro. Please. Please lang, bro. Bro, ano nangyayari? Mukha ko nasirahan tayo ng makina. Dali. Dali, bro. Manong, sakay na ako. Andar na. Hindi na! Hindi na! Makabalik lang ako sa pagkasa! Thank you, bro! Maria, delikado na to. Papayag! Pagbayaan tayo mga parang yung lukoy lang! Sa sandaling panahon, nalinis niya pangalan. Nagawa niya pang galitin ang taong bayan. Laban sa mga parang. Walang kalamalamig mga parang. Kailangan natin sa warningan. Malayasin mga parang yan! Halika na! Punta na mga tayo! Si Father Ringo wala dito. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero siguro kailangan natin planuhin ang tagawin natin. Sa mga oras na to, sigurado ko kumikilos sa si Mayor. Pansin lang. Pwede yung makisakay. O, alika, alika, alika! Thank you, bro. Thank you. God bless, God bless. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan umalis si Father Ringo. Oo, alam ko, ayaw niya tayong madamay. Pero siya ang leader natin ngayon. Ang pakiramdam ko,
inabando na tayo. Ganyan din ang pakiramdam ko, Father. Nasa gitna tayo ng gera. Pero inuwanan tayo ng pinuno natin. Alam ko. Pero sinisisi ni Father Ringo ang sarili niya para sa posibleng mangyari sa atin. Hindi ako sangayon sa ginawa niya. Pero hindi natin siya masisisi. Ayaw niya tayo madamay, mga fathers. Alam niyo, posibleng mangyari, pero hindi naman nangyayari. Mga Patis! Ay! Nangyayari na! Fathers, at sa aking napaka masunuring anak, siguro naman po eh, narinig nyo ang hinayig ng bayan. Tungkulin ko ito bilang mayor, napagbigyan sila. Ito ang mga taong nagko-complain sa inyo. Narito kami ngayon, dumating kami dito, nagsama-sama. Dahil kailangan na kayong umalis lahat! Palayasin! Palayasin! Umalis na si Father Ringo kagabi. Nagsakripisyo siya para hindi madamay itong monastero. Ano ba ba gusto mo, Mayor? Bakit? Si Father Ringo lang ba ang makasalanan dito? Ha? Si Father Ringo lang ba? Kalahat kayo makasalanan! Pare-pareho kayo! Masalot! Lahat ng tao, Mayor, makasalanan. Ah, ganun, ha? Hindi ba, Father? Ang iba, hindi ba mas makasalanan sa iba? Tulad mo halimbawa. Ikaw ba, Father? Natatanda mo ba yung pamilya mo? Pamilya mo to. Pamilya ang pinatay mo! Sige! Sige! Tingnan nyo lahat! Ayan! Yan ang pamilya mo! Hayop ka, Mayor! Halika! Pabayaan nyo! Halika! Matapang ka pala, ha? Halika! Tignan nyo na, tambayan! Tignan nyo na! Yan ang pinakamama nating Father Jose! Tignan mo yung tsura! Meron siyang violent stick! Yan ang klase ng taong pwede mong matay ng kapwa tao! Yan! Tignan nyo! Aksidente yung nangyari, Mayor! Na-dismiss sa'yo kaso, hindi ko pinatay pamilya ko! Sinungaling! Hindi ko sinungaling! Ano? Maniniwala ba tayo sa bagong kasinungalingan? Hindi! Anong nangyayari dito? Mga kababayan, eto! Si Father Ringo! Ngayon, kumpleto na lahat ang makasalanan! Anong dapat gawin sa kanila? Hindi! Kailan? Kailan! Mali yung mga binibintang doon na wala na ko ng freno! Mahal na mahal ko yung mga pamilya ko! Hindi ko sila pinatay! Mayor! Tama na! Santino, anak, halika dito. Sandali lang po, Father. Ano? Babatuhin mo ako. Gusto mo akong batuhin? Sige, batuhin mo ako! Kaya mo yan. Sige na, pakita mo sa lahat kung anong klaseng bata ka! Batuhin mo ako! Mayor, hindi ko po kayo gustong batuhin. Kasi, tao lang po ako eh. May pagkakamali din po ako. Sabi po ni Bro, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato sa kanila. Mayor, kung wala po kayong nagawang kasalanan kahit kailan sa buhay nyo, eto po. Gawin ko dyan. Kayo po ang unang bumato sa kanila.
Si Aliona. Ako lang nakaligtas. Pero tatlong linggo ako na koma. Gising ko. Nakalibing na yung magkinako eh. Dinimanda ako ng manslaughter. Alam niyo ba? Sakit-sakit nun. Ako sa hangka. Ay, ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa, anak. Isang bagay ang napakalinaw na ngayon. Ano yun? Alam mo na kung sino ang kalaban mo. Sino? Ang masabi ni Malena eh. Ang mga pare ang kaway ko. Tama naman yun ah. Mali eh. Kung yung batang yun ang pumipigil sa lahat ng plano ko, siya ang totoong kaaway. Si Santino. Sino ang nagpa-umpisa ng dulo? Ako. Alfred, totoo ba to? Ano bang problema mong bata ka? Kung ganyan din ang anak ko. Kaya nagkakaganyan niya, kinukonsindi mo kasi. Ako, bakit sino pa laging wala? Parang lagi mo siya nakakasama. Ang ginagawa niyo dito? Hulog lang na sulat, Mayor. Paalis na rin kami. Kaya sandali nga. Ikaw ba yan? Saan mo nakuha yan? Bigay po sa akin po ng nanay ko.